Tessa at saka si Joselito, sino sila at ano-ano yung mga characters nyo din? Ipakilala natin sila. Ikaw muna, Kuya Mon. Well, ako ay gumaganap na Choi. Medyo siga, pero syempre, bandang huli, lalambot din ang puso. At yung character ko ang considered na medyo pinakamatalino sa grupo. Wow! Bakit tayo kung gano'ng kagagaling itong mga to? Sa interview pa lang, kumagsata, ako ay si ano, at galing talaga. Talaga napakalaking regalo sa aming lahat na makakasama ko talaga silang lahat. Ayan. Talaga. Umisa pa lang yan, ha? Mong konfiyado. Ngayon naman, Mr. John Arcilia. Yes! Si General Luna! Well, ang role ko dito po ay ako yung pinaka-warden noong institution, okay? Well, sa unang tingin mo, yung character ay isang parang matapang na strictong tao. Pero actually, meron siyang transformation na pagdating ng middle part ng pelikula. Siguro panuurin nyo na lang po kasi yung role ko medyo kakaiba. Yeah. Siyempre. Yes, Jojit! Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako naman po ang gumaganap bilang Bong. Ako po yung kasamahan din sa selda ni Joselito na isang inggitero at ang mabigat ang loob sa mag-ama. Pero eventually magiging magaan din yung puso sa kanila. Sa may twist pa rin. Oo. And Mr. Joel Torre. Magandang buhay sa inyong lahat. Maganda talaga ang buhay pagkasama namin kayo. Yeah. Yung role ko naman dito, si Saul Valley, siya yung pinakamayor ng selda. Makakasama kami sa isang selda. Ako yung medyo talagang matapang sa kanila. Ako yung pinaka-head. Pero napakalambot ng puso. Oh. Wow. Napakaganda kasi ng mga character pagkasulat ng lahat. Kasi everybody may kanya-kanyang character and personality. So, makikita nyo yun sa pelikula. Okay. With the twists and turns, of course. Okay. So, ito na, kwento natin sino si Yesha at saka si Joselito. Alam ko naman po si Joselito sa pelikula. Gumanap na ama ni Yesha. And na kulong at napagbintangan at doon tumakbo ang storya. At ayan. See ya. Yes, Yesha. Yesha! Yesha! Role ko po dito, para po akong nanay ng tatay ko dito dahil galing. Parang hindi po masyadong nalalayo sa personality ko tong role ko po dito. Dahil parang hindi po ako mapakali kung nasan yung tatay ko. Parang sobra po akong maalaga sa kanya. Kaya maganda rin po itong ipanood din sa mga bata dahil ma-appreciate nila yung pagmamahal ng mga magulang nila sa kanila at yung mga pagmamahal nila sa magulang nila. Eto. Uwi, yan na. Iiyak ako. May nanalo na. Iiyak tayo, di ba? Tayo na. Oo. Sige, hindi ka ba nahihirapan na ang mga kasama mo is yung mga malalaki, mga matatanda na? Huwag naman matatanda. Sabi mo, patikan. May matanda ba mga doon? May matanda doon. Wala namang matanda. Wala nakasulat. Mga patikan, Yesa, ulitin ko lang, ha? Ano, hindi ka ba nahirapan ng mga patikan na ito? Biyasa na ito sa atingan. Actually po, para po sa akin, magandang honor po sa akin na mabigyan ako ng chance na magkaroon ako ng gantong role na wala akong kasamang mga kaedad ko, mga matatanda lahat. At... So ito na nga yung tanong. Dito sa pelikula na to, may samahang nabuo sa inyo. Ano ito? Gano'ng ka-importante ito para sa inyong lahat? Ang bonding namin, maliban sa isa lang kaming tent o tambay area, karami na may eksena namin. Magkasama kami sa isang selda. Kaya ang saya namin, sabi ko nga pwede itong pang-teatro eh. With the same catcher, ano? Kasi ang gaganda ng mga characters. So. Oo, si Jojin, ilang beses mo na panood? Limang beses. Limang beses. So, hindi ba ito naapektuhan? Siyempre, kung napanood mo na ng paulit-ulit, wala ka bang naging... Medyo, kasi sobrang alam ko na yung material. So, ang hirap lumayo. At hindi naman pwede yung objective ko lumayo. So, ginawa ko lang yung dapat gawin. Tapos pinasa ko yung skit as it is na lang. Yung interpretation. Napakalalim naman. Hindi kaya General Luna, paano to naging malayo-malayo ito dun sa
sa role mo dun sa General Luna, diba? Well, siguro ang significant sa akin is kasi nakasama ko na rin silang halos lahat sa sa mga projects ko eh. And si Aga, nakasama ko na rin siya noon sa A Love Story. Magbayaw kaming dalawa. Pero mas naging significant sa akin to kasi nakakaupo kami ni Aga na nakakapagkwentuhan. Gusto ko niyo yung TikTok ko. Tapos nagkukwentuhan kami tungkol sa mga... Oo, pinapanood yung TikTok niya nung uno kasi nakita ko. Grabe ka, pinapanood kita. Nakakaalis kasi ng inhibition yun. Yung pag nakakapagkwentuhan kayo ng mga malalalim na, na bahagi ng interpretation niyo dun sa role, hindi ko lang ina-expect na ganun kalalim yung mapapagkwentuhan namin tungkol sa interpretation niya sa character, tungkol sa hesitations niya, na bihirahin sa mga artista na nag-uusap ng ganun eh. Na-amaze ako na si Aga Mulak nagkukwento tungkol sa mga hesitations niya eh. Sabi ko nga, lumaki ako na nakita kong isa siya sa pinaka magaling na aktor na nakita ko. So, meron pa rin. Ikaw, Mon. Yung style kasi ni Direk, halos chronological yung shooting namin. Hindi naman talagang eksaktong pagkakasunod-sunod, pero inuna niya yung mga bonding na masaya kami. Kaya nung talagang highlight na nung pelikula, grabe yung twist nung mga emotions namin at napakagandang experience nun. Alam mo, happy set lang talaga siya. No, I mean, ang bibigat ng eksena, pero alam mo yung pagdating namin doon, kulang kami pagkatapos nagagawa ng maayos. I mean, hindi naman sa parang nagbubuhat ka ng bangko mo, pero siguro ang nag-set din nun talaga si Direk eh. Ito. No, yung director talaga. Grabe, grabe. Kailan talaga may kapitan. Diba? Oh, para sa Zelda, si Joel, di ba? Now, bilang Boss Sol, siya yung nandun. Mm-hmm. So kahit kami, bilang paggalang din kay Mr. Joel Torre, di ba, hindi mawawala yun talaga. So kahit sa set, eto na. Parang first time ko siya mga kasama, parang, oh my God, Joel Torre. Parang una, naiilang-ilag pa ako. Mamaya konti dadaan, nagkikwento na kami. Mamaya, siniloko ko na siya kasi kumakanta na siya sa set. Nagagano na siya. Ang pinakamatanda actually sa amin doon, ay, si Sia. Si Sia, ito. Si Sia. Kasi siya ay pinaka-veteran. 58 years old na si Sia. Habang lahat kami magugulo ro, si Sia nakagano lang yun. Tahimik na sabi tahimik. Sabi nyo tingnan ito mga matatandang to. Itinan niya lang kami lahat. Pero totoo ba na Manang ang tawag ninyo kay Sia? Manang? Hindi naman. Mukhang Manang ba yan? Mukha nga. Ay, joke. Sa pinaka-mature sa kami. Pinaka-behave. Kasi bilang bata, kasi makikita mo karamihan, ano? Wala naman masama nun, but yung mga bata sa set, naglalaro, maiingay, malilikot, gano'n. Si Sia talaga, nandun na siya, tahimik na siya parati. Pag nasa set, takame, kunyari, pag nasa tent, iba yun. Pag nasa set kami, on set, andun na siya, nakaupo lang siya, pinapanood niya lang. Akala mo, hindi niya alam ang gagawin niya. Pero pag nag-take siya, alam niya. Kunyari, nagkamali siya. Sinabi ni Direk, Sia, gawa pa tayo ng isa. Sasabihin ni Direk, ang gusto ko dapat ganito kasi galing yan sa ganyan. Ganito dapat ang reaction mo. Si Sia, ganyan lang pa. Opo. 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 Okay. So, ikaw nakatingin ka ngayon. Naintindihan niya kaya yon. So, and then, action na. Paggawa na eksena, makikita mo, ginagawa niya talaga na naiintindihan niya yung gusto sabihin ng director talaga. Wow. Yan. Galing. Good. Nako, bago sila mag-imbita, Ma'am Shikras, gusto ko lang malaman, may pinagkaiba ba ito sa dun sa Korean? Aside sa lingwahe ng Tagalog, meron ba kayo ginalaw? Mas guwapo yung artista rito. Naniniwala ako. Support ako dyan. may pinilawanan kasi Direk Noel na yung core ng pelikula, hindi mo pwedeng baguhin yun, ano? But, of course, ang madami kami binagro in terms of values, ano? Iba kasi ang Korean, ibang Pinoy values. So, yun ang ipinasok namin doon na mararamdaman. Kaya, that's why, kahit yung nakanood na nito ng Korean version, o yung mga hindi pa nakakanood, iba talaga ang makikita nyo. Pero yung pakiramdam, ganun pa rin. At siguro mas masakit pa, at mas masaya, Kung nakakatawa, mas nakakatawa dahil tawa ng Pilipino, yes. Iyak ng Pilipino, puso ng Pilipino. Markatong Pilipino. Yeah. Actually, parang mas nakadikit dun sa puso mo, mas nakadikit sa skin mo kasi. Palakpakan naman natin, mga siyempre, ang ating mga artista. Magandang!